Bien. It's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon po ay mag-o-overhaul na naman tayo ng Honda Wave 110. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button, tsaka i-click nyo rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. So kailangan pa maglagay kayo ng kanyang oil ring, kailangan yung dalawang gap, yung ilalim. So dapat dito yan ha. Ay, dito. Yung ilalim, dapat dito yan ha. Yan. Tapos yung nasa ibabaw naman, dito yan ha. Yan, para maganda po yung kanyang combustion. Yan. Tapos, pag maglagay naman po kayo ng kanyang second ring, ito. Ito yung matalim. So, dapat dito din yan nakaharap sa kanyang ano, exhaust. Sa exhaust po yan. Tapat nito sa dalawa. Tapat na sa exhaust po yan. Yan. So, ayan, magtapat na yung dalawang butas. Oh. Yung dalawang gap, nagtapat na. Tapos, yung kanyang top one ring, ito, makinis, hindi to siya matalas. So, dapat, dito yung nakaharap. Yan, dito yung nakaharap sa, yan, in. Sa intake siya dapat. So, dyan siya. Para maganda po yung combustion ng makina. So, yan. Ganun po yung tamang pag-setup ng piston. Piston ring. So, yan. Yung second ring, andito sa exhaust. Yung top ring, nakalagay sa intake. So, ganun po yung dapat na paglagay ng piston. So, i-assemble na natin to. Kabit na natin yung kanyang block. So, yung ginawa ko, nilagay ko na dito yung kanyang piston. Para mo settings na siya. Yan. Nakaset na yan. Tapos, kailangan natin dito. Tapos yung dawel, andun na rin yung isang dawel. Tapos, pag tumama na yung top, lagay nyo ng pin. Sige, pasok na yung pin. So, lagay na natin yung kanyang lock. Ito yung lock. So, yan. Pasok muna natin yung kanyang chain. Tapos, dandanin nyo lang. Tulak nyo lang ng dahan-dahan. Lagay natin ng pangpin dito. Yan. So, dandahan lang. Kasi nakaset na yung piston natin. Yun. Pasok. Yun. Ayun. So, sakto. Ayos na yan. So, huwag mong kalimutan yung kanyang roller. Ha? So, lagay mo na natin yan. Tapos, lagay na itong nut. Kakapain nyo lang. Iyon. So, tumama. So, ganun lang. Ilagay na lang natin yung kanyang bagong cylinder head gasket. Importante po yan. Iyon. Kabit na rin natin yung kanyang head. Yan. Yan, pasok na yan. Yan. Lagyan na natin yung kanyang timing chain. So, yan, kailangan magtapat po yan na yung kanyang marker. Tsaka, ito yung pointer naman po dito. Ganyan po yung tamang pag-timing. So, yan ah. Nakatot na, yan na, nakatutok. So, yan, sentro yan. So, tapos yan, nakatap. Tapos, yan, nakatapat din. So, yan ang setup. Yan. So, yan, pag matapos na po mo setup, so, nakatiming na po yan. So, iikutin nyo po ulit. Review nyo po yung
ano niya, kung sa tama po ba talaga siya. So itatap niyo ulit 'yon. At sisilipin niyo yung kanyang intake at exhaust, yung clearance kung gumalaw po ba o hindi. Pag gumalaw, so tune up lang po ulit. Ganun lang po 'yan. So yun na. Isang ikot pa. So yan. And then sisilipin natin, check natin yung clearance. So same lang din. So yan. So okay na yung clearance niya. Sa palagay niyo naman po, pag hindi talaga siya tumama, higpitan niyo lang ulit. Ganun lang. Kasi importante, kasi bago nyo isarado, iikutin nyo muna ulit yung makina para siguradong hindi talaga tumutukod yung barbula. So yan lang, okay na yung web natin. Ayan, so ibabalik na natin yung kanyang carburetor. So yan, tapos na natin i-set up yung ating Honda. So i-check natin ngayon kung meron siyang combustion. Try mo na natin i-kickstart na hindi na pinapanda. So yun, oh, meron na siyang combustion. Oh. Yun. So switch na natin. Yan. Yun, meron na talaga. It's my life.